Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Patuloy po ang ating pagdarasal at paghingi ng biyaya sa Diyos para sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na mga may sakit. Yung hindi natin kasama ngayon dahil sa kanilang karamdaman. Be it physical, mental, emotional, or spiritual. Kasama po nating ipinagdadasal din ang lahat ng mga nasa kani-kanilang tahanan via live streaming. Lalo na po yung mga OFW devotees ni Padre Pio dyan sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa Asia, specifically Malaysia, Singapore, Vietnam, Taiwan, and even China. Ganun din po, ating ipinagdadasal kayong lahat na naririto ngayon, physically, na nagnanais maipahayag ang inyong pagmamahal at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng pakikilahok sa Banal na Eukaristiya. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umaga, sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng mga pagkakataong nabigo tayo o pinili nating hindi magmahal dahil sa makasarili nating pananaw sa buhay. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan, sa
sa mga taong pinalulutan niya. Pinupuri ka namin, dinaragan ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunye ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, maari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinukupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sumen. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon,
Doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niyang tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na nihahanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gesi, "Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gesi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagan mo ulit," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Isang taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit at iyong katapatan. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob. Dahil lang sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayong naniniwala, mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos.
Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Datapwat, buhay naman para sa Diyos sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap. At tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Pagpasensyahan nyo na po kung tayo ay medyo sikip na ngayon. Ano ho? Tayo po ay nagsisikap na palawigin pa at ayusin ang espasyo dito sa Pambansang Dambana. Kaya makikita nyo po sa inyong gawing kaliwa at sa aking kanan na nakaharap sa inyo ang ongoing renovation project ng ating extension. Atin pong ninanais na maging mas conducive pa, hindi lamang ang loob ng ating simbahan, kundi pati rin po yung mga kasama natin o yung inyong pag-upo dyan sa ating extension. Sinisika po nating lagyan ng fan para may hangin kayo dyan. Sisikapin din po nating malagyan pa ng additional speakers para po mas malinaw sa inyo ang pakikilahok o ang pakikinig sa pangaral ng pari at sa pagdiriwang ng banal na misa. At bibigyan din po natin ng puwang ang ating mga PWDs. Kaya
yan pong mga upuan dyan sa unahan ng ating brown extension, paluluwagin po natin yan para po yung mga naka-wheelchair, para po yung mga may kapansanan, mabigyan din ng espasyo sa ating dito sa ating lugar, sapagkat sila din ay nagnanais matuto, makinig at makilahok sa banal na pagdiriwang. Kaya mayroon po tayong mga isasaayos pa bukod po sa bubong. At yan po ay bahagi ng pagnanais natin na maging maayos pa ang inyong pagpunta rito at siguraduhin kayo'y makapagdasal at maranasan ang Diyos sa pamamagitan o aided by yung ating lugar, aided by different structures na alam natin na makakatulong sa inyo para makaniig ng Diyos o makaniig kayo ng Diyos sa lugar na ito na siya namang dahilan kung bakit kayo naririto ngayon. Makikitaas po ng kamay ng hindi pa nakaranas umibig sa inyo. Sino pa ang hindi, natatawa si na mami, ano? Sino pa ang hindi nakakaranas umibig? Wala. Ano ho? Dahil lahat naman tayo ay may karanasang umibig. Anumang klaseng pag-ibig ito, maliman o tama yung pag-ibig na yan, at least umibig kayo o naranasan ninyong umibig. Yun daw pag-ibig, minsan ay naipapahayag sa pamamagitan ng paypay. Ano ho? Meron daw dalaga na naghahanap ng mamahalin. Ano ho? At nung siya ay 18 to 25 years old, ay di, ang ganito daw ang paypay. Ano ho? Dahil ang hinihiling niya sa Diyos ay, Lord, sana bigyan mo ako ng mamahalin na pogi, maganda ang katawan, mayaman, at kung ano-ano pa. Ay lumipas daw po ang 25 years old, wala pang dumating. Kaya medyo napabilis na ang paypay. Ano ho? Sabi daw ay, Lord, bigyan mo naman ako ng mamahalin na pogi at maganda na lang ang trabaho kahit hindi na mayaman. Bumilis na daw po ng bahagya ang paypay. Pagdating daw po ng 35 years old, wala pa rin dumating. Ano ho? Nag 36 years old na siya, medyo mas dumalas po ang paypay. Sabi daw ay, Lord, kahit po may trabaho na lang, kahit hindi na po pogi. Dumating ang 45 years old, wala pa rin dumating. Alam niyo daw po, ang dasal na ng dalagang ito na naghahanap ng pag-ibig nung marating niya ang 46 years old. At bumilis na ang paypay, sabi niya, Lord, kahit na sinong dumating, kahit na sinong dumating. Ang lungkot naman ng ating buhay kung hindi pa natin naranasang magmahal. Lalo na kung hindi na rin natin naranasang magmahal ng tunay. At mas higit na nakakalungkot kung talagang sa karanasan natin, sa ating pag-iiral, lalo na kung tayo matanda na, hindi natin alam ang ibig sabihin ng pag-ibig. Alam natin kung ano o marami sa atin ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at magmahal. Hindi lamang sa isip,
kasi meron pong mga umiibig na sa isip lang. At merong pag-ibig na ang pagkaunawa nila ay sa isip lang. Pero marami sa atin ang may karanasan at hindi lang naunawaan ang ibig sabihin ng pag-ibig. At dahil may kakaiba itong magic na ginagawa sa ating pagkatao, halos tayong lahat ay nagkukumahog para hanapin at masumpungan ito. Sino sa inyo ang aayaw ng umibig? Marahil meron. Hindi ko na patataasin ng inyong kamay. Baka dumami, ano, o baka madami. Pero, hindi ibig sabihin yan, o baka ang ibig sabihin niyan, ay ayaw nyo nang umibig habang masakit pa ang inyong puso. Pero hindi ibig sabihin sarado na ang inyong buhay sa pag-ibig. Bakit? Sapagkat sabi nga, love makes your whole world go around. Kaya pag gising sa umaga ay maganda ang inyong ngiti dahil alam nyo na merong nagmamahal sa inyo at nagmamahal kayo. At ito ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sabi ng isang kanta ay ganito tungkol sa pag-ibig. Love is all that matters. Faithful and forever. Keeping us together, love is all we need. Prisoner of illusion, sentence is suspended. Loneliness is ended. Love has set me free. Ito daw yung nagagawa ng pag-ibig. Nawawala ang lungkot. Pinapalaya tayo sa ating mga takot. Kaya ang pag-ibig ang kailangan natin. Kung ganito ang nagagawa ng pag-ibig, bakit merong mga sugatan at umiiyak dahil sa pag-ibig? Bakit may napapasama dahil sa pag-ibig? Bakit may mga naliligaw ng landas dahil sa pag-ibig? May mali ba sa pag-ibig? Masama bang umibig? Sa ating mga pagbasa ngayon, itinuturo mga kapatid sa atin bilang mga Kristiyano ang tama at tunay na pag-ibig na angkop at nararapat sa ating estado bilang mga binyagan. Number one, ano daw ba yung tunay at tamang pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay naghahangad ng mabuti sa kanyang minamahal. Hindi siya makasarili. Hindi siya pakabig o self-centered. Naglilingkod o nagsisilbi para sa kagalingan ng minamahal. Ito rin ay nanganganak ng mabuti katulad ng nangyari sa babaeng walang anak sa unang pagbasa. Kung minsan kasi, nako-confine natin ang pag-ibig sa tinatawag na romance. Pag ikaw ay natitril, kapag ka ikaw ay nagiging masaya kapag kasama ng iyong minamahal, akala natin, o napapaligaya ng iyong minamahal, akala natin yun na ang pag-ibig. But higit doon ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay marunong manganak ng mabuti at ito'y naghahangad ng mabuti sa kanyang minamahal. Kapag ka ang pag-ibig natin ay pakabig, yan ay self-centered love. Sa unang pagbasa, may isang babaeng gumawa ng mabuti
kay Propeta Eliseo. At dahil sa kanyang ginawang mabuti, pinakain siya, pinatuloy siya, ginantihan siya ni Eliseo ng mabuti ring gawa. Walang anak ang babaeng ito. At ano ang ginanti ni Propeta Eliseo? Anong iginanti ng Diyos sa pamamagitan ng propeta? Binigyan sila ng anak. At ito'y isang larawan ng taong nagmamahal. Ginawa ng mabuti, gumanti rin ng kabutihan. Kapag ka tayo'y nagmamahal at ang ganti natin sa ating minamahal ay saktan, pahirapan, pasakitan, self-centered love yan. Hindi yan tunay na pag-ibig. At hindi yan pag-ibig ng isang tunay na Kristiyano o binyagan. Ikalawa, ang tunay na pag-ibig knows how to prioritize. Kung nagmamahal ka, alam mo na hindi lamang dapat bigyan ng oras ang iyong minamahal. Alam mo na dapat siya ang iyong priority more than anybody else. Kung sinasabi ninyo na mahal ninyo ang inyong asawa, pero mas mahaba pa ang ginugugol niyong oras sa inyong kabarkada, sa inyong kaopisina, at isang oras o dalawang oras na lang kayong nagsasama ng inyong asawa sa pagkain lang, you have to check your love. Because ang tunay na nagmamahal ay priority ang kanyang minamahal. Kung sinasabi niyong mahal ninyo ang inyong pamilya, pero wala naman kayong time sa kanila, at hindi nyo sila priority at mas marami kayong beses na nasa inyong mga kaibigan, mas marami kayong beses na nasa inyong kakwentuhan o mas marami kayong beses na nasa piling ng iba, baka may something sa inyo about your family. Kasi ang tunay na nagmamahal, may panahon para sa kanyang minamahal at priority ang kanyang minamahal. Kung wala tayong panahon sa Diyos para makipagniig sa Kanya, wala tayong time para sumimba at ipakita ang ating pagmamahal sa Kanya, at mas inuuna pa natin ang trabaho, sayang ang overtime, sayang ang kikitain kong pera, hindi natin mahal ang Diyos kasi hindi tayo naglalaan ng panahon para sa Kanya. Anong sabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita? Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dahil hindi priority ng isang nagmamahal sa ama at ina ang Diyos. May hierarchy ang pagmamahal. Kaya yung prioritization natin in terms of love ay meron din. Unay Diyos, ikalaway family, ikatlo'y mga mahal sa buhay, ikaapat ay kaibigan, and so forth and so on. Ikatlo, ang tunay na pag-ibig, at ito ang aayaw natin, at ito ang pilit na iwinawaksi ng mundo, ay marunong magbata ng hirap.
Akin pong uulitin ito. Ang tunay na pag-ibig ay marunong magbata ng hirap. Ang tunay na nagmamahal ay nakahandang masaktan at magsakripisyo para sa kanyang minamahal. Kung ang pagmamahal ninyo ay nakabatay lamang sa mabuting ginagawa sa inyo, hindi pa po yan tunay na pagmamahal. Ang pinakamasarap na pagmamahal ay yung masaya ka. Kapag ka masaya ang iyong minamahal, kahit ikaw ay nasasaktan, kahit ikaw ay nahihirapan. Ang tunay na pagmamahal ay yung iyo na ibibigay mo pa sa iyong minamahal. At yan, ang pangatlong klase ng pag-ibig o karakteristik ng pag-ibig ng isang tunay na Kristiyano. Ano ba ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Ang hindi nagpapasa ng krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay marunong magsakripisyo at pinatunayan niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. And that is the ultimate test of true love. Mga kapatid, ngayong umagang ito, may angkop na pag-ibig sa atin bilang Kristiyano. Yan ang ipinapaalaala sa atin ng mga pagbasa. Pag-ibig na naghahangad nang mabuti sa kanyang minamahal at handang maglingkod. Pag-ibig na inuuna ang minamahal at binibigyan ng panahon dahil priority ang minamahal. Pag-ibig na nakahandang magsakripisyo para sa minamahal. Bilang mga Kristiyano, pinag-iingat tayo ng ating mga pagbasa sa mali at huwad na pag-ibig na naglalayo sa atin sa Diyos. Tunay naman nga na love is all we need and it is all that matters. Kung tama at tunay ang ating pag-ibig. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Malugod tayong tinanggap ng Panginoon sa piging ng kanyang anak. Ngunit marami pa siyang ibang regalong nakalaan para sa atin. Buong pananalig at kababaang loob tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, ang mag-anak ng Diyos dito sa lupa, nawa lagi niyang tanggapin ng maluwag ang mga tao ng iba't ibang kultura, lahi at lipunan ng walang pagtatangi o paghamak. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para kay Santo Papa Francisco, ating obispo, mga pari, at iba pang pinunong relihiyoso,
Nawa sila'y laging maging inspirasyon natin sa kanilang mabuting halimbawa ng pagiging bukas palad at handang tumulong sa nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan, nawa tanggapin nila ang mga dayuhan at mga refugees at tulungan nila ang mga itong makibagay sa kanilang bagong kapaligiran at sa gayon, sila'y maging kapakipakinabang na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan sa parokya at mga kapinsanan ni dito, nawa bukas palad nating tanggapin bilang mga kapatid ang mga bagong kaanib at dulutan sila ng pakikipagkaisa at tiwalang kailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahihirap sa ating pamayanan, nawa makita nila si Jesus sa pag-ibig at kabaitan ng kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon ng lahat ng kabaitan, itulad mo kami sa iyo sa lahat ng aming makakatagpo sa araw na ito. Tulutan mong kami man ay tanggapin mo sa kaharian ng kaligayahang walang hanggan kung saan ka nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para mag-iinuming nagbibigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo nga ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo pong lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Thank you.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isa sa gawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kayong mga napapag
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng pagnanais ng pambansang Dambana na isabuhay ang Gospel of Inclusion, tayo po ay may iniimbitahang professional sign language interpreter sa mga banal na misa tuwing ikapito at ikasyam ng umaga kapag Linggo. Ang lahat ng ating differently abled na mga kapatid ay inaanyayahan. Ikatlo, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang Linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikaapat, pinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. At mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go o Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilyanan ng San Pedro ay pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag,
kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ikawalo, ang Malasakit Bazaar ng Social Action ng Lipa ay nandito sa Pambansang Dambana hanggang 3 ng Hulyo. Dalawang paraan ang pagtulong sa kanila. Una, sa pagbili ng mga paninda nilang damit, sapatos at marami pang iba. At ikalawa ay sa pamamagitan ng pagdodonate ng mga bagay na maaari pang gamitin ng iba. Matatagpuan sila sa harap ng Divine Mercy Sanctuary. Halina at sumuporta dahil ang inyong pagtulong, dahil ang inyong pagbili ay pagdamay. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin at tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan na ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po ang Pambansang Dambanang magpapasalamat sa inyong pagmamalasakit dito po sa National Shrine. As of last week, nakalikom na po tayo ng 2.2 million para po sa ating Project Brown Extension and Divine Mercy repairs. Habang ito po ay ating isinasagawa, patuloy pa rin ang aming paanyaya at pasasalamat sa inyo bilang mga nagtatangkilik sa Pambansang Dambana. Pwede pa po ninyong ipagpatuloy ang inyong pagtulong, makipag-ugnayan lang po sa aming pamisahan
At pwede rin po kayong magpadala through GCash sa number na 0917-5790-0579. Muli po, maraming pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.